mas makabuluhan, mas malalim na kalagayan. Tuto, Tulfo, Reload. Tuto, Tulfo, Reload. Kargado ng impormasyon, palaban at pumaaksyon. Kakampi ng masa. Erwin Tulfo sa Tuto, Tulfo, Reload. Tuto, Tulfo, Reload. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good morning! Ayun! Hoy! Bayan, magandang umaga po. Good morning! Araw po ng Webes, ikaw no, ng Agosto 2019. Thank you! Good morning, good morning, good morning! Aba, naku! Marami ho tayong pag-uusapan ngayong araw. Ang iba kabubwisit ho ninyo. Kaya, ang aming pong warning, kung kayo ay may sakit sa puso o may high blood, siguraduhin na meron kayong calcium block dyan sa gilid ninyo, aba, o meron kayong ikanga na bawang na pwedeng bawang, di ba? Pampababa ng dugo yun, kasi itong ating programa ay medyo mabigat ngayon, ha? Medyo matindi, ha? Pag-uusapan ho natin itong nangyayaring Senate inquiry. Kahapon ho, awang-awa ako doon sa isang ina na nag-iiyak yung kanyang 17 years old na anak na pinag-aral niya at inaasahan niya na ilang taon na lang ay mag-graduate sa college. Ni-recruit ng NPA. My goodness! Grade 12 student? Oh, come on, man! Grade 12. Exactly. Paano siya nakarating sa NPA? Ni-recruit siya ng anak bayan. Anak talaga ng bayan. Anak bayan / LFS League of Filipino Student. Marami yan. Ni-recruit ng mga grupo na ito. Ang sana'y bright future, ang sana'y pangarap ng pamilya na siya'y maging engineer yata yun o teacher ba yun? Wala na. Sira. Nandun sa kabundukan at hinahanap-hanap, hinahabol-habol ng mga sundalo. Diyos ko pong pineapple bayan naman. Sus Mari Joseph. Kawawa yung ina. Mas mabuti pa raw ang mga drug addict. Nakikita ng mga magulang ang mga drug addict sa kulungan. Etong anak niya raw, hindi niya na makita-kita. Dahil nandun sa kabundukan. At least ang drug addict may pag-asa pa dahil pag na-rehab, gumagaling. Pag membro ka na ro ng NPA, baka hindi mo na makita, baka tamaan ka ng bala ng mga sundalo. My goodness! Naawa ako ho isang ama rin at meron din ho ako mga ganyang edad, Diyos ko po na anak, Panginoon ko. Napadasal ako, sabi ko, Lord, wag naman ho sana. Hindi mo rin masisi ang magulang. Hindi mo pwedeng sabihin kasalanan ng magulang kasi may mga nagsasabi kasalanan. Hindi ho eh. Impluensya yan ng mga kaklase na sa eskwelahan. Yung mga maaring barkada niya na makakaliwa na. Nagpamyembro siya sa League of Filipino Student. Nagpamyembro siya sa anak bayan. Ay, anong makukuhang mong aral dyan sa anak bayan sa League of Filipino Student? At saka, Diyos ko po, huwag nyo na nga alam mo, nung college ako, buhay na yung mga yan, mga anak bayan na yan, mga LFS. Nire-recruit ako niya noon. Hindi naman ako sumali. May kilala ako na congressman, sumali dyan sa League of Filipino Student. Ngayon, governor na. Nagsisisi din. Wala naman daw siya nahita doon sa kasisigaw. Sus, Mari Joseph. Diyos ko po. Babala po sa mga magulang. Kung may mga anak po kayo ngayon, wala na pong pili, nire-recruit na po ngayon, maski na nasa high school. Ha? Diyos ko po, ha? Nire-recruit na po ngayon ng New People's Army.
My dahil goodness. Ang mga kabataan ng high school madaling malinlang. Ang mga magsasaka, siyempre may edad na yun, hindi na kaya linlangin. At saka sasabihan sila ng magsasaka, wala akong magpapakain sa pamilya ko. Mga estudyante. Halika, tuturuan namin kayo. Dahil kapag tayo ay nagtagumpay, papatalsikin natin ang gobyerno at tayo na ang mamumuno sa isang malayang Pilipinas. Yung bata naman, wow, ang galing magsalita. Bilib na bilib. Tayo na ang mamumuno sa isang malayang bansa. Malaya ka nang magagawa ang gusto mo na naaayon sa batas, naaayon sa kapwa mo. Pwede nga. Yun ang sinasabi. Anyway, ito po ang pag-uusapan ho natin. Pero kumilos na rin ho ang CIDG. Sinampahan na po ng kidnapping ang mga officials ng Anak Bayan at League of Filipino Student dahil sa pagkawala nitong 17 anyos na grade 12 student. Umalis ng bahay na akala ni nanay mag-aaral lang ng araw na yon. Hindi na bumalik. Nandoon na pala sa kabundukan. Kaya mga magulang, mga sir, mga ma'am, alam kong busy ho kayo sa trabaho, sa negosyo. Paminsan-minsan tanungin nyo, kausapin nyo yung anak ninyo, maybe sa dinner or supper, pag weekend, magkasabay kayo. Kaya importante yung dapat nakikita mo yung anak mo. Nakikita mo ng weekend. Kung weekday hindi kayo magkita, weekend. Nakakausap mo para malaman mo kung ano pa ang takbo ng utak niya. Testingin mo, kausapin mo, anak, anong reaction mo kay Pangulo Duterte, mga kaklase mo? Pag biglang nagsasalito ito, walang kwenta, balasubas itong gobyerno na ito, may medyo mangamba ka na. Baka sumasama na sa rally. Yan. Anak, anong masasabi mo sa magandang pamabalakad ng ating bayan? Oo. At pagkatapos, pag sinilip mong kwarto niya, may mga placard na roon. May mga effigy na ni Pangulong Duterte. Magduda ka na. At yung laman ng bag niya, backpack niya, mga spray paint. Alam mo na. Kaya, babala ho yan. Alam ko, bayan. Naging estudyante ho ako. Estudyante po ako ng University of the East. Kaliwat kanan ang rally dyan. Diyos ko po, kaya alam ko. Sa awa po nung Pangulo ng Philo Polytechnic University of the Philippines, humingi ito ng kapatawaran sa magulang ng bata. Hindi na bantayan. Kasi nga naman, akala natin safe ang eskwelahan. Pangalawang tahanan, ang mga teacher, pangalawang magulang. Correct again. Pero may mga teacher pa ang nagsasabi, sige, sumali kayo sa rally. Sa UP, yung mga professor dyan, sige, sumali kayo sa rally. Exempt ko kayo sa recitation. My goodness. May pinsan ako dyan, yun ang sinasabi. Sabi ko, sabi na tito, pinauwi po kami aga. Bakit? Kasi pinapasama kami sa rally, ayaw pong sumama dahil may paltos po pa ako. Paano yung recitation nyo ngayon? Okay na. Gigrade na po, mataas yung recitation. Anak kayo ng teteng. Yun, yung sona ng Pangulo, yun, yung sona pala ng Pangulo, yung pamangking ko. Sumama. Doon, nagmarcha-marcha. Ma-exempted sila lahat sa klase nila. Oh, no. Sa recitation at quiz. Kita mo? Binabayaran natin ang mga putragis na mga scholar ng bayan. Kalukan! Yung POP niyan. Tayo rin nagbabayad dyan. Scholar ng bayan. Sa mga buwis natin yan. O, tignan mo. Ayun ho ang masaklap doon bayan eh. Magulang din ho ako, kaya alam ko masakit. Anyway, yan po ang pag-uusapan natin. Ang tanong, sino ba ang dapat habulin dito? Wala nang iba bayan. Alam na bis kung sino. Hindi man natin mahabol ang NPA dahil sa kabundukan, sino ang nag-recruit? Ang sinasabi ng magulang ang nag-recruit, anak bayan, ang mga nagre-recruit, LFS, ang mga nagre-recruit, kabataan, party list, dapat panagutin. Pinapunta yung bata sa eskwela, sinama ng anak bayan sa kabundukan. O kidnapping.
At minor yan, 17. Diyos ko po. Ay, naku bayan. Oras, alas 10:12. Isa po sa pag-uusapan natin yan. Isa pa hong pag-uusapan natin. Ito hong public service naman. Yung kahapon hindi natin natuloy. Mag-ingat po kayo yung mga online-online dahil kayo ay walang oras sa negosyo at trabaho. Pupunta kayo sa online ng mga paying company na magbabayad ng inyong mga bill, etc., etc. Babayaran na lahat ng bill ninyo, Globe, PLDT, Smart, Kuryente, Meralco, Maynila, etc., etc., credit card. Isang biktima po na gumiiyak ho lumapit sa amin dahil after 2 months, hindi buwababa yung bill niya sa credit card. Gayon din yung bill niya. Pagdating, last warning na siya sa Meralco at MWSS. Sabi, puputulan na siya. Hindi pala binabayad ang Portuguese na online paying company o parang online bayad center ang kanyang binabayad. Mag-ingat, mag-ingat. And last but not the least, ito, meron na naman pala tayong itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, marahil ay sasabihin mong tanga ako kapag narinig mo itong aking problema. Isa lang po akong Customer Relations Officer o CRO. Dating GRO, Customer Relation na hindi na GR, hindi na GRO. CRO na ngayon. Sa isang KTV bar dito sa Makati. 21 years of age, single pero may boyfriend. Na may asawa siya at anak pero kasi edad ko na yung anak. Okay. Gusto ko si Nards. Ayun, Nards palang pangalan. Noon, halos gabi-gabi katabi niya ako. Ay, guest ko pala. Guest ko si Nards noon, halos gabi-gabi katable niya ako. At lahat binibigay niya sa akin. Kaya napagtapos ko ang dalawa kong kapatid sa Cebu at nabilihan ko si Papa at Mama ng tricycle. Very good. Mabuti naman. Ginagamit mo ihang iyong ulo. Ano? Ay, may good job. Kasi yung ibang mga ganyan, inuna yung mga pagbibili ng mga Victoria's Secret na mga panty, mga bra. Ay, kung ano-ano. Cellphone, ha? iPhone this, is iPhone that, iPad, kung ano-ano binibili. Sa kabaitan po niya, nahulog ang loob ko at pumayag na makipagtalik sa kanya kahit alam kong may asawa siya. Ang isang gabi, nasundan ng sunod-sunod na pagtatalik dahil magaling po siya. Sabi niya dito, hehehe. Lalo na paggamit niya ng kanyang dila. Ay, Diyos ko po, ay sorry po. Sabi niya, ay sorry po. Sinubukan ko siyang hiwalayan pero namimiss ko po siya after ilang araw kahit alam kong mali itong ginagawa namin. May paraan ba, sir, na makalimutan ko siya na hindi ako masyadong masaktan at sandali lang? Selena from Cebu. Selena! Ay, tutok lamang at bibigyan ka namin ng papayuhan kita based on experience ng aking barkada. Barkada. Eh, yung kanina naman yung engineer. Ano naman? May wala na akong oras sa ganun. Busy ako sa gabi. Ang dami kong inaasikaso. Pwede. Alam mo na. Pero ngayon busy na ako eh. Ito yung ikikwento ko sa ipapayo ko sa kanya. Ito yung mga naririnig ko sa mga kumpare ko ngayon, hanggang ngayon, na mahilig pa rin dyan kung anong mga ginagawa nila. Pag medyo gusto nang hiwalayan sila ng mga girlfriend nila na crook, kung ano ang dapat gawin. Payo ko sa inyo, ha? Anyway, naririnig ko lang ito, Selena, sa mga kaibigan ko na pumupunta dyan, ang pare kong Tom, pumunta dyan. Hindi nyo kilala yun. Medyo nakakalbo na nga. Anyway, ay bayan, oras.
oras po natin, 10:16. Huwag ho kayong bibitay, magbabalik agad ang Tutok Tulfo Reload. 10:21 ang umaga, ay sa Lunes po, 1.5 hours na ho tayo. Hindi na po 1 hour. Yung mga nagsasabi hong bitin, due to public insistent demand, gagawin na ho natin 1.5 hours po ang programang ito. At maglalagay na ho tayo ng mga bagong segment bukod po sa itanong mo sa dalubhasa, bukod po sa public service, meron din tayong hatol ni Tulfo. Wow, pare, bigat! Mm-hmm. Yung reaction po natin sa isang istorya o kaso na kung ito ay guilty or not guilty. Kung ito ay dapat sintensyahan na ba o hindi. O dapat ito ay pakawalan o ikulong. Katulad dito. Oh. Online paying company na nag-o-offer ng one-stop shop para maging bayad center ng tubig, kuryente at iba pang bills, inireklamo sa Cavite. Imbis daw kasi na i-remit ang binayad ng mga biktima ng naturang bayad center na kumpanya, tinakbo ang kanilang pera. Nadiskubre nila ito nang makitang dumoble ang kanilang bill sa sumunod na buwan. At ang iba may disconnection notice pa. Ay, istapa ang kaso nito. Nang ireklamo naman nila ito sa online company, dead na ito sa sumbong at hindi na nagparamdam. Pati Facebook page nila inalis na rin. Ay, istapador. Mm-hmm. Sige, tignan nga natin yung mga ebidensya. Pakinggan natin ang kaso na ito. Narito po ang aming report. Isang mensahe pinadala sa Erwin Tulfo Facebook page ni alias Carlo na taga Dasmariñas, Cavite, kaugnay sa reklamo niya sa isang online payment center na Bayad Station. Nainggan niyo raw si alias Carlo na sumali rito matapos makita ang anunsyo sa Facebook na magbibigay ng rebate o kita sa kada bill na babayaran gamit ang website na naturang online payment center. Kabilang sa mga pwedeng bayaran sa Bayad Station ang kuryente, tubig, telepono at internet. Dagdag kita raw ito sa negosyong computer shop niya sa ibaba lang din ng kanilang bahay. Pwede naman bayad ng bills. Kasi ang bawat bayad ng bills may incentive. Pagka depende sa billers na babayaran mo, na Meralco, meron kang 5 pesos per transaction sa Meralco. Sa water district, meron kang 1 peso each. Mismo si alias Carlo raw ang unang sumubok sa servisyong ino-offer ng Bayad Station. Tapos ay inaya na rin niya ang kanyang mga kapatid na siya na magbabayad ng lahat ng kanilang utility bills gamit ang Bayad Station site. Water district, sir. Iba-iba amount, sir. Basta sobrang cases, marami kaming mga bills sa water district. Halos umabot yun ng siguro mga 3,000. And then, nagbayad din ako ng PL din sa kanila. Tapos Meralco. So, more or less, yung lahat na binayaran ko sa kanila, total is nasa, I think, 20,000 may get. Kapatid ko, sabi niya ate, sa shop ka na lang, sa akin na lang magbayad. So hindi na ako pipila doon. Di, siyempre dito abot ko na lang yung mga billing. Ang problema, dalawa lang sa nasa 43 naging transaksyon ni Carlo ang na-remit ang bayad. Kaya ang ending, pagdating ng bill nila nung sumunod na buwan, dumoble na ang signal sa kanila. Ang iba pa nga, may kasama ng disconnection notice. Ito yung dumating ngayon, nagulat ako. Sabi ko ganun, bakit may disconnection? Di ba nagbayad ka naman? Sabi ko, anak ko, saka lang niya nalaman na bakit na anong nangyari. Kasi ako nagulat ako, sir. Bakit ang lalaki? Agad namang inireklamo ito ni Carlo sa Bayad Station. Pero matapos ang 4 na email na ipinadala niya rito, wala ito ni isang tugon. Sa ngayon, tanggap na ni Carlo na nabiktima siya ng online scam. Pero panawagan niya sa Bayad Station. Pero sa tumigil na sila sa panloloko nila sa tao. Dahil hindi magandang gawain yan. Magiging trabaho sila ng tama. Para sa Tutok Tulfo Reload, Marluis Sulima. Aha! O yun bayan ha? Bayad Center. Ang mga leche. Bayad Center, anak ng baka, hindi naman binabayad yung ibinigay na pera ng mga pobreng na biktima. Magdalakaw ka, hayop ka! Ha? Talagang abot-abot ang mga ebidensya na ipresentaho dito sa atin. Ha?
Jesus Maria Joseph. Bayad Station ang pangalan. Ngayon, sarado na. Ang mga pobre, abay, may mga disconnection notice na. Nakadalawa, tatlong bayad na ang mga pobre. Tubig, kuryente. Abay, pag nagsabay-sabay na disconnection na yan, Meralco, Maynila, telepono, my goodness, Globe or Smart. Abay, patay ka na. Ano pang gagawin mo? Nasa linya po si Undersecretary Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group. Magandang umaga, Yusek Castelo, ma'am. Hi, good morning po, Sir Erwin. Magandang umaga sa mga nakikinig sa inyo at mga taga-sunod. Opo, live po tayo, ma'am, ngayon sa Radyo Pilipinas. And of course, live na live din po tayo sa Facebook and YouTube channel. Ma'am, meron pong lumapit po sa amin na ilang pong complainant. Lumapit po sa programa naming Tutok Tulfo Reload dahil po itong isang online na bayad station, ma'am. Ang pangalan niya ay bayad station talaga. Ay hindi naman nagbabayad sila through online, pero hindi binabayad yung kanilang ibinayad sa bayad station, ma'am. Ngayon, problema nila ngayon, mapuputulan sila ng mga kuryente, tubig, mga bill sa credit card, Diyos ko po, telepono. Ito ang problema nila ngayon, ma'am. Paano kaya ito, Yusek? Opo, sir, ang actually problema po talaga yan. Kasi kung hindi po siya, number one, kung hindi po recognized ng mga utility companies itong online platform na pinagbayaran nila, oho, ang transaction po is between the yung payer, yung nagbayad, opo, yung customer, at saka po yung platform na hindi naman recognized. Oho. Kung tutuusin po, sir, walang kinalaman yung utility company kung hindi niya recognize. Correct, correct. Kung recognize po niya, sir, ng utility company, say Meralco or MWSS, Manila Water, pwede po nilang i-gamitin na defense yung kanilang resipo. Mm-hmm. At i-submit nila yun sa Meralco, ipadala na lang sa MWSS, nabayad na po sila. Oo. Pero ma'am, mukhang talagang hindi ito recognized. Mukhang talagang mga sweetik lang ito, mga estafador. Ang tanong ho natin, pwede bang mahabol pa ito? Kasi may mga Facebook pa itong damuhong kumpanya na ito, Yusek? Yes sir, klaro po, na-estafa talaga. Mm-hmm. Pwede po nilang dalhin yan sa amin. Hahanapin po natin. Sana lang sir, meron sinong maibigay sa atin na physical address. Apo. Yung identify po nila yung tao at kung saan hahanapin para po mas madali. Kasi sir, kung anonymous po siya, kung online lang talaga, parang virtual, ang kailangan po natin ng tulong dyan ay yung CIDG at NBI para sa cybercrime po nila. Cybercrime Division. Oo. Yes sir, apo. So, para mahanap po natin. Sana sir, meron silang pangalan at address para mapapuntahan natin agad. I think, ma'am, meron ho yata nga ika nga address ho ito. Na, so, pwede ho nga ilapit ho ito sa DTI? Oh, yes, sir. Pwede po. Kami po talaga ang... Pero kung walang address ito, ay talagang it will fall under the Cybercrime Division ng PNP at NBI. Ano po? Opo sir, pwede po rin sa amin, baka po mas madalian ang mga yung mga nagpunta sa inyo, mm-hmm, kung kami na po ang makikipag-coordinate sa cybercrime divisions ng NBI at ng CIDG. Ah, bueno. Sige ma'am, ganun na lang ko gagawin ho namin. Siguro, wala na. Naglahong parang bula na ho ito mga ito. Siyempre, yung binayad nila kasama. So, ganun na lang siguro ho, Yusek. Sasamahan na lang po namin itong mga complainants sa inyong tanggapan para mahabol o maihabla yung mga nasa likod nitong estafador na bayad station na ito, ma'am. Opo, yes sir. Sir, pero Sir Erwin, baka po pwedeng yung mga sa dami po ng taga-sunod nyo, ma-advise sila na kung magta-transact sila online, medyo i-verify po nila muna yung background or profile nung kanilang pinagpipilihan o pinagpapayaran. Opo. Kasi dumadami yata mga manluloko sa online, ano ma'am? Yung iba, may mga alam din ako, ma'am. Kudari, nagbibenta ng ganito, bibigay mo yung credit card. Anak nang baka gagamitin yung credit card mo ng mga estafador na yon.
Opo, totoo po sir. Pero ngayon po, ang government, DTI, e-commerce office, DICT, Opo. Ginagawa, inaayos na po namin yung ating mga online transaction. Alright. Yusek Ruth Castelo, DTI Consumer Protection Group. Ma'am, maraming salamat po. We will do that. We will contact you po. Sasamahan po namin ito po mga complainant sa inyong tanggapan. Maraming salamat po sa tulong, Yusek. Opo. Maraming salamat, Sir Erwin. Mabuhay po kayo. Bueno, bayan. Mm-hmm. Ang hatol po ng Tutok Tulfo Reload Branch 001. Guilty beyond reasonable doubt. Malinaw pa sa sikat ng araw na niloko nyo bayad station ang mga kababayan natin. Magdalakaw ka, hayop ka! Base sa mga ebidensya na aming nakalap at salaysay ng mga biktima at complainant, kayo ay mga estafador. Entonces, hinahatulan ko kayo ng parusa, wala pang kamatayan, kapal lang, isi lang, na mapasara. Kayo ay hinahatulan kong mapasara at naway makarma kayo. So adjourned. Alas, G-Street, dyan lang ako kayo bayan, wag mo kayong bibitin. Alright, bayan. Mm-hmm. Alas 10:37 na ng umaga, araw po ng Huwebes, ikawalo ng Agosto 2019. Good morning! Kahapon ho bayan, kung inyo pong napanood yung Senate hearing kahapon tungkol po ito doon sa yung isang magulang na umiiyak na sinisisi ang eskwelahan, ang Polytechnic University of the Philippines, dahil yung kanyang anak na grade 12 student na umalis lang ng araw na yun para mag-aral ay hindi na bumalik. My goodness! Malaman-laman niya na lang na nandoon na sa kabundukan, sumama na sa New People's Army. Paano nakarating doon sa New People's Army? Aba bayan, ni-recruit daw siya ng anak bayan sa tulong na rin ng League of Filipino Student. Halos lahat po ng universidad may ganun. Yung League of Filipino Students sa kolehiyo yan. Pero itong anak niya, being grade 12, na-recruit. At ayun, nung ma-recruit, siguro sa mga meeting-meeting, na-inject yung mga ideolohiya na baluktot. My goodness! Ideolohiya na sinasabing mali ang gobyerno, masama ang gobyerno, at kailangang pabagsakin ang gobyerno para palitan ng isang tamang pamamalakad o grupo. At yun ay yung Communist Party of the Philippines, New People's Army. Diyos ko po. Eto ngayon, bayan. Kaya nga po, babalaho natin sa mga magulang. Halos lahat naman siguro tayo, kayong mga OFW, na akala nyo peace of mind yung anak ninyo ay nag-aaral araw-araw. Abay, kaya nga ho sinasabi natin ay pakibantayan. Kung ang mga guardian ho nila ngayon ay mga lolo-lola o kuya ate, pakisabihan at bigyan ng instruction kung wala ho tayo na mga magulang dyan. Yung mga pinag-iwanan natin sa mga anak natin, sabihin na bantayan, kausapin. The only way to find out kung yung mga batang ito ay nag-aaral pa rin is through communication. Eh, ang problema, baka sa sobrang busy na ho natin, hindi na ho natin namamalayan at hindi na natin nakikita ang anak natin, baka naman, Diyos ko po, yung kanyang backpack, punong-puno na ng mga sticker ng mga Communist Party of the Philippines.
Baka yung baka yung laman ng kanyang backpack ay mga spray paint. O baka yung kwarto niya, gumagawa na siya ng APG ni Pangulong Duterte. Sus, Panginoon ko. Diyos ko po, Lord. Oo. Kaya nga po, ha? Ngayon, ang tanong natin, pwede bang habulin itong pwede bang habulin itong mga nag-recruit sa kanya? Well, nasa linya na po si Police Brigadier General Bernabe Balba, ang Deputy Director po ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Magandang umaga po, Police Brigadier General Balba, sir. Magandang umaga po. Erwin po, sir. Erwin, saka sa iyo mga kasama dyan. Opo. Yes, sir. Live po tayo, General, sa Radyo Pilipinas 1 and then live po tayo sa Facebook and YouTube channel, General. Sir, kahapon po, nag-issue po ang CIDG ng statement na kakasuhan po ng kidnapping ang anak bayan at iba pang grupo na may kinalaman doon sa pagkawala ng anak ng mag-asawa na pinatawag po sa Senado kahapon na in-interview po ni Senador Bato de la Rosa, yung kanilang anak na sumama sa NPA na sa tulong na rin ng anak bayan at kakasuhan daw itong anak bayan. Tama po ba ito, sir? Sa katunayan po, meron na po tayong na-file na kaso sa Opo. Ating pong Department of Justice. Opo. At meron na po tayong mga limang respondents na Aha. member po ng anak bayan. Aha. So, in short, sir, itong mga grupo na ito, pwede pong habulin. Pwede silang kasuhan ng bakit kidnapping lang, sir? Hindi ba sila pwedeng kasuhan? Kagaya niyan, obvious na obvious. Sumasama sa mga rally, tignan mo yung mga pananalitaho nila, pabagsakin, ibagsak, diktadura, etc., etc., Duterte, pasista. Wala na po bang ibang kasong pwedeng ikaso sa mga grupo na ito, sir, na bukod sa, well, pangingidnap nga siguro ng mga kabataan, ha, at dinadala sa kabundukan, wala na po bang ibang kasong pwedeng ikaso sa mga grupo na ito? Itong LFS nito, League of Filipino Student, itong anak bayan, itong kabataan group, General, sir. Dito po sa ating specific case na to, po. Ang ating pong na-file na kaso ay isa nga po doon na yung sinabi nyo na kidnapping. Opo. Kasi po ito pong kidnapping dahil po itong ating victim ay isang minor de edad. Aha. At kinasuhan din po natin ng Trafficking in Person Act ng 2003. Uh-huh. Trafficking in Person po. Uh-huh. At exploitation, discrimination, uh-huh. Child abuse din po. Uh-huh. Sir, pwede bang kung kunwari yung anak namin o yung isang magulang, napapansin niya na panay-panay ang pagsasama na ng kanilang minor na de edad na anak sa mga grupo na ito, pati sa mga ikang at hindi na nag-aaral, kung hindi, iba na talaga, ibig sabihin, kontra na talaga sa gobyerno. Pwede bang habulin ito, sir? Yung pong mga, kung meron pong violation, na-identify na mga kasamahan niya, po pwede po. Kaya mm-hmm. nga po, ang yung pong nangyari kahapon na Senate hearing Opo. Ay napaka magandang eye-opener din po sa lahat ng mga magulang. Aha. Dahil po, kapag siguro napapansin natin na kapag may mga indikasyon mm-hmm. ito kaparehas ng mga sinabi kahapon, mm-hmm. Ito po ay pwede maging basihan natin upang sikin natin mabuti rin ng ating mga anak. Apo. At nang sa ganun po, ay masave natin sila na mm-hmm. hindi kita matulad mm-hmm. so, sa mga kaso na sinabi kahapon na mm-hmm. parang po yung mga anak nila ay naging ibang personalidad mm-hmm. sa pagkakakilala nila. Mm-hmm. Sir, may mga nagtatanong ho sa akin, General Balba, na
bakit daw hindi pa makasuhan itong mga grupo na ito eh kapag nagrarally nung SONA kung ano-ano nang sinasabi na parang inciting to the sedition. Pero ang sagot ko naman no sir, eh bordering lang ito to inciting sedition or ika nga eh may sinasabi silang freedom of speech and expression. Tama po sir? Kaya kailangan din i-determine kung talagang ito ay ika nga statement of acts of sedition or ito po ay nakapaloob pa rin sa freedom of speech and freedom of expression, sir. Tama po yan. Meron din po naman tayo na karapatan na magpahayag ng ating mga salubi ng malaya sa ating pong demokrasya. Subalit kapag po may mga ganitong mga situation kagaya po nung kahapon, ibang ano na po yun, baka nag-violate na po sila ng mga mga laws na katulad ng sinabi ko. Kapag sir mga sinasabi, kasi mga naririnig ko ho, ako ay reporter sir before, kapag maririnig na mga pabagsakin ang gobyerno, Duterte administration, lansagin, etc. Di po ba yan ay hindi na freedom of expression, kundi hindi ho kaya yan eh, inciting to sedition na, general, sir? Sa palagay ko po ay hindi pa po naman, at unless na yung talagang... Actual? Ini-encourage mo na yung armed struggle. Ah, okay. Through violent means. Aha. Pabagsakin na siguro doon lang natin titingnan yung mga kung merong nababailate o hindi. All right. General Bernabe Balba, CIDG Deputy Director. Maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po, sir. Maraming salamat din po. Aha. So, ayun bayan, kinasuhan na pala itong anak bayan. Eh kahit ho ako eh, Diyos ko po naman, isama mo yung anak ko sa kabundukan, ibigay mo sa NPA, eh natural. Mabuti nga, hindi nahihinimatay sa, ay natake sa puso si nanay. Eh ang sakit-sakit noon, umalis na yung anak niya para mag-aral, nagpaalam nung araw na hindi na bumalik. Malaman-laman niya sa kabundukan na. Kaya mas mabuti pa raw ang drug addict. Parang sinasabi na nanay, mabuti pa naging drug addict na lang yung anak ko. At makikita ko pa sa rehab. Eh ito ngayon, Diyos ko po. Mapalad daw ang mga sawa, mga kobra, mga matching, mga baboy ram mo. Nakikita yung anak niya. Pero siya hindi niya, eh nasa kabundukan. At mapalad ang mga dengue at malaria ng mga lamok dahil napapapak yung anak niya. Okay. Okay, nasa kabundukan eh. Eh, ano magagawa? Sus Marie Joseph. Eh, ramdam ko ho yung iyak nung ina. Diyos ko po, na mawala yung anak. Pinag-aral mo, pinalaki mo. Diyos ko po, tinuruan mo. And then suddenly, nasa bundok. Diyos ko po, at hindi na bababa. Yung kinabukas ang inaasamo maging engineer, maging HRM graduate o nursing, wala na. Nandoon na siya. Kasama na siya ni Kapaeng. Ha? At saka ni Kapusing. Ay, yun mga kasama niya. Si Kapaeng, Kapusing. Ha? At saka si Kabubi. At saka si Katiting. Eh, yun ang mga kasama niya. Alangan ba naman sila doktor? Eh, kabundukan yun. Eh, di ba gano'n ang mga tawagan sa NPA? Katiting. Kapusing. Kapaeng. Oh, Kabubis. Oh. Tos Marie Joseph. Oh. Kapekwa. Sos. Hala na. O bueno, alas 10:50 ng umaga. Hala na, diretso na tayo doon sa kabila. Ay, base po sa mga ebidensya na ipresenta sa Tutok Tulfo Reload Branch 001, ang hatol po ng Tutok Tulfo rito sa kasong ito ay guilty beyond reasonable doubt. Mm-hmm. Guilty dahil nga sa kidnapping. Guilty itong anak bayan
sa pagbibitbit sa minor de edad na bata na dapat sana ay nag-aaral. Kaya ang aming sentensya ay guilty beyond reasonable doubt. Ha? Panagutin. Ano, bitay ka ng bitay? Wala pa ng bitay. Kulong lang. Ha? So ordered. Alas 10:51, bayan, wag mo kayong bibitay. Magbabalik pa po ang Tutok Tulfo Reload. Para sa alas 10:53, nasa linya po ng aming telepono si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist at relationship expert. Doc, good morning! Hi, good morning, Sir Ermin. Need your help. Meron po tayong sulat na naman galing po sa isang kababae po ng messenger. Malalim ang sulat ni ating doktora. Pakinggan natin. Ano po? Okay, sige po. Dear Sir Erwin, marahil ay sasabihin mong tanga ako kapag narinig mo itong aking problema. Isa lang po akong customer relation officer o CRO sa isang KTV bar dito sa Makati. 21 years of age, single, pero my boyfriend... Ano ito? 21 years of age, single, pero may boyfriend ako na may asawa at anak. Pero kasing edad ko na yung anak niya. Alright? Gets mo, Doc? Apo. Okay. Okay. Guest ko si Nards. Ayun, Nards po yung pangalan ng boylet. Noon, halos gabi-gabi ka-table niya ako. At lahat binigay niya sa akin, kaya napagtapos ko dalawa kong kapatid sa Cebu, at nabilihan ko si Papa at Mama ng tricycle. Sa kabaitan niya, nahulog ang loob ko at pumayag na makipagtalik sa kanya kahit alam ko na may asawa siya. Ang isang gabi, nasundan ng sunod-sunod na pagtatalik. Dahil magaling po siya. Parenthesis, hehehe. Lalo na ang paggamit niya ng kanyang, alam mo na doktora, lengua estupada. Ay, sorry po, sabi niya. Sinubukan ko siyang hiwalayan pero namimiss ko po siya after ilang araw kahit alam kong mali itong ginagawa namin. May paraan ba, sir, na makalimutan ko siya na hindi ako masyadong masaktan at kung masaktan man ay sandali lang. Selena from Cebu. Doktora, take it away bago ko bibigay yung aking payo din. Okay, unang-una, no, alam mong mali eh, kaya nga gusto mong hiwalayan eh. Pangalawa, walang nasasaktan na sabihin mong madali. Mm-hmm. Dahil kasi kung ang iisipin mo yung lahat ng mga magagandang mangyayari sa'yo palagi, talagang manghihinayang ka, masasaktan ka dahil kasi yun yung hahanapin mo eh. Sabi mo nga, di ba, masarap. Mm-hmm. So, ang hirap pag nawala. So, siguro unang-una mong dapat isipin ang ginagawa mo, trabaho. Mm-hmm. Dahil kasi kung iisipin mo para maging maayos yung pamilya mo, maghahanap ka ng iyong makakabuti sa'yo. Alam mo, makasingit lang ako. Ito po yung kwento sa akin ng mga kumpare ko, doktora, na pupunta sa mga KTV bar. Kaya daw, yung mga CRO na yan, hindi nakikipag lips to lips, bawal. Kasi nagkakaroon da ng attraction eh. Kaya umiiwas yung mga CRO na yan sa lips to lips. Sabi ng mga kumpare ko na napupunta dyan. Beso-beso pwede, pero lips to lips ayaw nila. Mm-mm. Ay, kasi naman, sir, pag nag-lips to lips, parang ang babae kaagad pag na-lips to lips, may emotion na. Ayun pala. Hindi ko kasi alam yan eh. Sabi lang na kumpare ko sa lumi. Oh, anyway, doktora, go ahead po. Mm-mm. Okay. Kung sakasakali man, ano, ang iisipin mo, yung mga mali dun sa mga nangyayari. One, makakasira ka ng pamilya. Two, definitely, pag nalaman yan, maraming magagalit sa'yo. Mm-hmm. Three, yung anak na sinasabi mong kasing idadan mo, sa tingin mo, hindi ka pa pwedeng gantihan nun. Mm-hmm. And then, yung possibility na napag-aral mo na, napaayos mo yung pamilya mo din, bakit hindi gawin mo yung magandang daan na talagang tatahakin? Although mahirap, naiiwasan, pero ang ginagawa mo sa ikabubuti mo. Hindi yung sabihin na natin si boyfriend na present ngayon, alam niya kung paano niya i-handle ang kapiguan na hindi kayo yung magkakatuloy kasi definitely hindi kayo magkakatuloyan.
dahil may asawa at pamilya siya. Exactly. So ang isipin na lang natin, okay, trabaho yan. So sa susunod, meron kang matutunan at babangon ka sa mali na naginawa mo. Eh, pero ang sinasabi kasi rito ni Selena, doktora, ay sinubukan niya na raw na hiwalayan, pero parang hindi niya kaya. After ilang araw, nami-miss niya na kaagad si Nards, doktora. Iyon ang sinasabi niya na how to prevent na hindi niya ma-miss, hindi niya siya malungkot, di siya masaktan. Kasi kailangan ba niyang mag-resign na lang sa trabaho, doktora, para hindi niya na maalala si Nards? Okay, bakit hindi niya subukan magbakasyon sa kanila? Mm-hmm. Para sa ganun, eh makita niya na at humingi talaga, may mga magulang siya eh. Mm. So siguro, kung makikinig siya sa magulang niya at kung masabi niya yung totoong ganun, matutulungan siya. Uh-huh. Mas maigi dahil makakalayo siya. Mm. Dahil kasi, di ba sinasabi nga natin na mali, yung kung talaga sabihin mo nag-iibigan, eh di ba yung yung pagmalayo sila, it will make the heart grow fonder, parang gano'n. Pero ito, it will be a good sign na pag lumayo ka, mas magiging mabuti yung mangyayari sa'yo. Talagang mahirap ang lumayo, mahirap yung habang ano, siguro ganito, tandaan mo, Selena, 3 to 5 days talagang masasaktan ka. After 2 weeks, kailangan, eto na, may proseso na kinakailangan mo talaga na lumayo. Pero alam mo, doktora, may nagsabi, red horse lang daw katapat yan. Ay, di lalo siyang madidepress. Ha? May kilala ho akong ganun. Nakaw! Red horse ang tinira. At paiyak-iyak pa habang nagtatrabaho. Ano, kilala ko? Diyos ko po. Pinayuhan na lahat ng tao. Pinayuhan na siya. Ayaw makinig. Iyak ng iyak. Tinira na tumira ng red horse. Ngayon, awa na Diyos. Nagkabalikan sila. Eh, yun na nga. Kasi nga lalo may isipin mo na pag nagkaroon ka ng depression, halimbawa nalulungkot ka na, pag uminom ka ng alcohol, temporary lang yung ano, yung sabihin mong ano, at ang problema, pag nakalimot ka, ay naku, may mangyayari uli sa'yo. Naku, yun ang problema. Anyway, Dr. Selena, ang ako naman, may maganda ho yung payo. Ito naman, base po sa mga experience ito ng mga barkada ko na napapagawi dyan sa mga KTV bar na yan. On the first place kasi Selena, customer, tama si doktora, hindi dapat pinapatulan. Ano? Trabaho lang talaga. Ha? Butasin mo nalang yung mga wallet nila, okay lang yun. Pero never, binigyan ka naman ng instruction siyempre ng mga manager mo. At saka ng mga makeup artist mo, sigurado. Sinabihan ka na, oy, huwag kang ma-inlove dyan, ha? Pirahan mo na lang yan, okay lang yan. Total, badatong naman yan si ka-table mo na yan. Yung mga tila tipong ganon, di ba, doktora? Oo, totoo yun. Tama yun. Wag ma-inlove. Kasi pag na-inlove ka si Lina, patay ka, Diyos ko. At saka number 2, kasi may mga barkada rin ako na pupunta dyan, ibinabahay yung mga customer relation officer, CRO, pinapatigil sa trabaho at binabahay, kinukuha ng apartment o condo, doktora. Ayun na nga ang masama. Pagdating sa ganun, aasa ka na magiging ganun ang buhay mo forever. Uh-huh. Gusto mo ngang ayusin eh. Kaya nga, diba, sinabi mo, nakapagpaaral ka ng kapatid. Yeah. O nabili mo ng parang panghanap buhay yung magulang mo. Uh-huh. Tapos ikaw, wawasakin mo yung sarili mo. Samantalang yung mga binigyan mo ng tulong, nagiging maayos yung buhay. Diba, sir? Well, anyway, doktora, alam mo pasok ko ito sa segment ko na ang hatol ni Tulpo. Selena, base sa mga ebidensya ang ipresenta mo sa amin at narinig ni doktora, ikaw ay not guilty. Manatawa ito. tao lang siya, Dok. Yan ang gagawin natin. Alam mo, paano na it? Okay na sana eh. Dahil kasi alam naman nung ano eh. Ba, gano'ng katagal na lang ito, Dok? Yung, do you think, yung kanyang natatakot siya yung pain? Gano'ng katagal ito, yung pain na ito? Alam mo, yung regular na pain sa ganyan, usually it will take 2 to 4 weeks eh. Ay. Pero beyond that, yung possibility na magkaroon siya ng depressive symptoms, siguro, Selena, hingin mo na yung number ko para makausap kita. Ayan, sige po, Doc. May message ko po siya mamaya. Doktora Camille, maraming salamat po, ha?
Okay. Thank you, sir. Ay, may mga problema dyan. Padala nyo lang po dito sa messenger ko. At bibigyan ko po ng hatol kung guilty ka or not guilty. Ikaw, Selena, not guilty. Absuelto. I love you. So ordered. Larga. Alas 11:03. Wag ko kayong bibitin bahay. Susunod na po si Weng de la Peña. Aha. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfa. Nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Bayan! Thank you!